pagdiwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Kasaysayang mahirap paniwalaan, lalo pang't may kinalaman sa karunungang itim tulad ng pangkukulam. Subalit, kung totoong makapangyarihan at nagsasabog ng lagim ang kulam, mayroon ding kayang lagim ang mangkukulam. Narito ang makapangalisag balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Mangkukulam. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Ano yung bumagsak dito sa kwarto? Ay! Tulungan mo ako. Diyos ko! Bakit na nimilibit ka habang mang yung ulo? Ha? Biglang kumirta ko ulo ko. Ano? Napakasakit! Ay, teka! Nalatabi kong siya! Teka lang! Isusugod kita sa ospital! Teka lang! Parang binabari na ang ulo ko sa matinding sakit! Ha? Nagtinilang magpanagin ko! Ay! Diyos ko! Satura, Habihum, Selva. Huh?
oras ng gabi. Oh, wala. Ano pong wala? Kaya, nakaluhod kayo, nakadipa ang mga kamay sa harap ng nakatirik na baligtad na krus. At nakapikit kayo. Nakapikit kayo kanina ng mariin habang buong pagngangalit kayo umuusal ng mga salitang hindi ko maintindihan. Julia. Ma'am. Kalulukas. Hindi ko akalain. Totoo, matagal ko nang naririnig na paratang sa inyo ng ibang kalugar natin. Mangkukulam kayo. No! Stop! Isa akong mangkukulam, ma. Mula nang maulila ka sa iyong mga magulang at kupin kita, ang pangkukulam ko nang ikinabubuhay natin. Pinapaniwala po ninyo ako na isa kayo, albularyo. Hindi ako nang gagamot. Kumikita ako dahil may mga taong nagpapatay sa akin ng mga taong kinabubuhayan nila sa pamamagitan ng aking karungan. Nagawa ko na ang trabaho ko bago ka pa lumapit. Pero sa susunod, kapag nakita mong nagsasagawa ako ng ritual at orasyon, huwag mo kong aapalahin. Nalaluka. Huwag na huwag. At kahit nagsosolo kitang apo, parurusahan kita. Bakit Chief, kayo humahamos sa dating dito sa presinto? At umiyak pa kayo. Kayo raw po ang hepe ng pulisya dito. Ako nga. Ano ang problema? Chief, namatay po ang asawa ko dahil sa kulam. Ano? Kulam? Sayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Malang iniyak mo, Julia. Alam ko kung bakit ka napapailing. Hindi ka kumporme sa pagiging isa kong mangkukulam. Kung nalaman ko lang po kaagad, noong naksidente ang inay at itay ko, na isa kayo mangkukulam, hindi pa ako papayag na pumisan sa inyo. Kahit kayo na lang pong natitira kong kamag-anak. Alam kong hindi ka sasangayon sa paggamit ko ng karunungang itim. Dahil relihiyosa ka, palasimba. Kaya inilihim ko sa iyo ang aking kapagyarihan. Talagang hindi po ako kailanman sasang-ayon sa inyong masamang gawain. Magtigil ka! Lolo, tigilan niyo na po ang pangkukulam. Hindi! Kahit magpaalala po ako sa ibang tao, gagawin ko. Meron lang po tayong ikabuhay. Kung nabubuhay pa ang lola sa inyong bo, wala siyang nagawa sa akin. Hindi ako napigilan ng asawa ko sa gawain ko. Lalo na ikaw na apo ko lamang. Hindi ko maaaring pakawalan ng malalaking halagang ibinabayad ng mga nagpapakulam sa akin. Kung hindi niyo po matatalikuran ang pamimerwisyo at pagpatay ng ibang tao, alis na po ako. Hindi ka maaaring gumalis. Habang buhay na tayong magkasama, sa ayaw at sa gusto mo, huwag kang tututol. Kung ayaw mong matikman ang bagsik ng aking kapangyarihan. Ano, ma? Mayroong namatay sa kulam sa kabilang barangay? Oo. Yan ang usap-usapan sa bakery binilang ko ng tinapay, Paolo. Oh. Ma, bakit yan napangiti? Hindi po totoo ang kulam. Anong hindi?
Hindi ko mo matagal ka nawala rito sa probinsya dahil nag-aaral ka sa Maynila, eh. Hindi ka naman niniwala sa mga nangyayaring kababalaghan na gaya ng kulam. Makalumang paniniwala na po kasi mga pamahiin at mga kasabihan ng mga taga rito sa probinsya natin. Eh, paano mo maipapaliwanag yung biglang pagsakit daw ng ulo ng taga-kabilang barangay? Tapos, bumagsak na lang ng walang buhay. Siguro, may dati na pong sakit yun. Ay, nako. Gaya ka ng chief of police dito sa bayan natin. Hindi rin daw naniwala nang lumapit sa kanya at tumingin ng tulong yung nabyuda ng biktima ng kulam. Ba, natatandaan niyo po nung binatilyo pa ako? Na sumakit ng matindi ang tiyan ng papa? Oo naman. Sa halip na dali niyo siya sa ospital, eh, pinatingnan niyo sa albularyo. Marami na raw kasing napagaling ang albularyong pinagdalang ko nun sa papa mo. Eh, hindi po ba sinabi sa inyo noon ang albularyo na kinukulam ang papa? Oo. Kaya sinunod ko lahat ng ipinagawa niya sa akin. At hinayaan ko siyang hampasin ng latigo ang katawan ng papa mo. Para matigil na daw ang pagpapahirap sa kanya ng mangkukulam. Oy, ano pong nangyari? Namatay po ang papa. Walain ko ba namang may sakit pala ang papa mo? Eh, kasi nga po, pumutok ang appendicitis niya at nalaso ng dugo niya. Kaya huli na, bago siya naisugod sa ospital. Paolo. Kaya wag na po kayong maniniwala sa albularyo at mangkukulam, mama. Dahil pareho pong hindi totoo ang mga yun. Hulya! Hulya! Salubungin mo ko at mabigyan ito mga pinamili ko sa bayan. Nandiyan ka naman sa bahay kaya hindi na ako nagpatulong sa driver ng tricycle na maipasok itong mga dala ko. Hulya! Bakit ba hindi ka sumasagot? At di ka lumalapit sa tawag ko? Wala rito sa bahay si Huli. Saan nagpunta ang babae yon? Hulya! Hulya! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa namang gabi ng lagim. Ano, Hulya? Nilayasan mong lolo mo? Opo, Father Arnold. Hindi ko po kasi kayang patuloy na makisama sa isang taong gumagawa ng masama. Kung totoo ang sinasabi mong mangkukulam ang lolo mo. Inamin po niya sa akin na marami na siyang nabiktima. Eh, masama nga yun. Father, hindi na po babalik sa bahay ng lolo ko. Hindi kita masisisi kung gagawin mo yan. Kaya naparito po ako sa inyong parokya. Baka matulungan niyo po ako. Wala ka na bang ibang matatakbuhan? Wala na po, Father. Eh kung ganon, hindi kita maaaring pabayaan. Maraming salamat po. Pansamantala kitang patitirahin dito sa parokya. Gagawin ko pong lahat para hindi po ako makabigat sa inyo. Ang problema, pumayag kayang lolo mo na hindi ka na magbalik sa kanya? Hulya! Hulya! Oh, Lolo Lucas? Hangap ko! Si Hulya! Tumuli po kayo. Hindi na! Pag-usapan po natin ang maayos ang problema niyong maglolo. Wala akong interes makipag-usap sa'yo. May nakapagsabi sa akin na dito sa parokya mo nagpunta. Palabasin mo si Hulya, susunduin ko siya. Lolo, ayaw na pong makipisan sa inyo ng apo nyo. Hindi maaari yun! Huminahon po kayo. Sa ayaw at sa gusto ni Hulya,
sasama siya sa akin. Iuwi ko siya. Natatakot ang po sa inyong apo ninyo. Palabasin mo siya! Lolo Lucas. Kapag hindi mo pinalabas ang aking apo, at hindi mo siya ipinasama sa akin, makakatikim ka ng bagsika ng aking kapangyarihan. Lolo Lucas, huwag niyo po akong takot. Hindi kita tinatakot! Salvo! Sa tuwa! Ang tiyan ko, biglas kumirat ang tiyan ko. Kapag hindi mo pinalabas ang apo ko, sa pamamagitan ng aking karulungang itim ng matinding konsentrasyon, lalo kitang pahihirapan na papatayin kita. Pero inahalo kayo mga bitong ko. Saysayang tambok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng parang gusto kong matawa kay mama. Sa takot sa pininiwalaan niya Mangkukulam, ayaw nang lumabas ng gabi. Pati ako, ayaw palabasin. E may paglamay lang ako sa dilis sa uling gabi. Naglamay sa tatay ng isa kong kababata. Parang may namataan akong tao nagtatago sa likod ng puno. Mayroon nga. Babae. Sino ka man? Huwag mo ako ituturo sa lolo ko. Pakiusap. Sino ka? Ako si Julia, taga-kabilang barangay. Ako naman si Paolo, taga rito. Bakit ka nagtatago? Kasi ang lolo ko, namimilit na iuwi ako sa amin. Ayoko sumama sa kanya dahil isa siyang Mangkukulam. Ano? Mangkukulam ang lolo mo? Oo. May mga pinatay na siya sa kulam. Kaya lumayas ako sa amin. At nagtago ako sa parokya. Pero nasundan niya ako. At maging si Father Arnold kinulam niya. Ha? Kaya umalis na rin agad ako sa parokya at nagtago ako dito. Kilala ko si Father Arnold. Bago ako lumayo sa parokya, nakita kong namilipit siya sa sakit ng tiyan matapos siyang kulamin ng lolo ko. Pupuntahan ko si Father. Wala siya sa parokya. Sumakay siya ng tricycle. Saan siya pupunta? Baka pupunta si Father Arnold sa ospital para magpagamot. Father Arnold, dapat sa ospital kayo nagpunta. Chief, walang maitutulong sa akin ng mga doktor. Ang sabi niyo, sumakit ang inyong tiyan. Kasi nga, kinulam ako. Hindi nagagamot sa ospital ang nakukulam. Pati ho ba naman kayo naniniwala sa kulam? Naniniwala ako dahil naranasan ko. Kung hindi ko kayo kilala, hindi ako maniniwala sa sinasabi niyo. Chief, mabagsik ang kapangyarihan ng kumulam sa akin. Sa matinding konsentrasyon lang niya, bigla lang sumakit ang tiyan ko. Mabuti na lamang at nang makalayo ako sa kanya at makarating dito na wala rin ang matinding pagkirot ng aking tiyan. Sino po ang kumulam sa inyo, Father? Si Tata Lucas. Oy, kilala ko, matandang yun. Ilang beses na ako nakatanggap ng reklamo laban sa kanya. Na hindi ko pinapansin dahil nga hindi ako naniniwala sa kulam. Chief, siguradong maniniwala ka rin sa kulam kapag... Kapag ano po, Father? Kapag ikaw nang nakulam ni Tata Lucas. Tata Lucas,
Ikaw pala, Jeff. Kala kong apo ko lang si Julia ang kumatok sa pinto. Wala ho dito sa inyo ang apo niyo. Umalis siya. Pero alam na niyang hinahanap ko siya. At alam niyang masama ako magalit. Kaya inaasahan ko na uuwi ni siya para hindi niya matikman ang galit ko. Ah, kaya ho kami nagpunta dito sa inyo ng ilang tauhan ko dahil iimbitahan sana namin kayo sa presinto. Wala akong nagagawang kasalanan. Meron nung nagre-reklamo laban sa inyo. Hindi ako sasama sa inyo, Chief. Tatalukas. Huwag niyo akong pwersahin sumama sa inyo. Dahil kapag piniwersa niyo ko, magkakamatayan tayo. Kasaysayang tambok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Julia, huwag kang umiyak. Sa'yo. Hindi ka naniniwala sa akin, Paolo. Kahit ngayon lang tayo nagkakilala, naniniwala ako sa'yo. Kaya natatakot ako. Huwag kang matakot. Baka isumbong mo ko sa lolo ko. Ah, sige. Tatapating kita. Hindi ako naniniwala sa kulam. Huh? Pero sa nakita kong labis na takot mo, kailangan mo ng tulong. Talagang kailangan ko ng tulong. Dahil hindi na ako uuwi sa lolo ko. Julia, payag ka bang tulungan kita? Ano, Paolo? Makikita na si Julia rito sa atin? Kaya isinama ko po siya sa pag-uwi ko at ipinakilala sa inyo, Mama. Dahil kailangan po ni Julia ang tulong. Naipaliwanag na po namin sa inyo ang dahilan ng paglalayas niya sa kanila. At kaya ayaw niyang magbalik sa poder ng kanyang lolo. Hindi ko po kasi alam kung saan po ko pupunta, Aling Mila. Kapag pinabayaan ko pong magpunta siya at magtago sa kung saan, baka mapahamak siya. Oh. Kahit ngayon ko lang nakilala si Julia, nararamdaman kong mabait na bata siya at mapagkakatiwalaan. Relihiyosa po siya, Mama. Madalas po ako magsimba sa parokya ni Father Arnold. Oh, madalas rin ako magsimba doon. Ma, paano po? Oo, Paolo. Payag akong tulungan natin si Julia. Oh, narinig mo, Julia. Wala ka nang dapat na ikatakot. Salamat sa inyo ng mama mo, Paolo. Dito sa bahay namin, siguradong ligtas ka. May mapagtataguan na ako. May inaalala lang ako. Ano po yun, Aling Mila? Baka malaman ng lolo mong Mangkukulam na dito ka sa bahay namin nagtatago. Malalim lang ang gabi. Lampas ng oras na taning ko kay Julia para umuwi siya. Malamang, tuluyan na siyang naglayas matapos siyang umalis sa parokya ni Father Arnold. Kaysa ibuhos kong ngit-ngit ko sa pagtatapog, gagamitin ko ang aking kapangyarihan para mapabalik dito sa bahay ang apo kong gawin sa ayaw niya at sa gusto. Di na ako lalakad para maghanap kay Julia. Pero nasaan man siya, hindi niya ako mapagtataguan. Matatagpuan ko rin siya. Abahum! Ahula!
Saysayang tampok sa linggong ito. Saysa na namang Gabi ng Lagi. Dumating na ang aking tinawagan. Dumapo na ang uwak sa pasimano ng bintana. Ang malaking ibong itim nakakasangkapanin ko sa paghahanap kay Julia. Uwak, itim na ibon, tinawagan kita dahil may utos ako sa'yo. Hanapin mo ang aking apo. Saan man naroon si Julia, gawin mo ang lahat para mapauwi mo siya. Ipatikim mo sa aking apo ang pagsik ng aking parusa sa kanya. Sundin mo lang utos ko, uwak. Paolo. Ma. Bakit hindi ka pa magpahinga? Nagapaantok lang po ako dito sa balkonahe. Malalim na ang gabi. Kapag naubos ko na po itong sigarilyo, papasok na po ako sa kwarto ko. Ay, natutulog na si Julia sa kwartong inilaan natin para mapagpahingahan niya. Mabuti naman po. Kanina po kasi matagpuan ko siya. Pagod na pagod siya. Mahigit isang kilometro daw po kasi ang tinakbo niya para matakasan ang lolo niya naghahanap sa kanya dun sa kapilya. Ay, gaya mo, hindi rin ako makatulog, anak. Huwag po kayo mag-alala, ma. Hindi mo maiaalis sa aking hindi mag-alala at mabahala. Si Julia mismo ang nagsabing mabagsik ang karunungang itim ng kanyang lolo. Wala yung pangimi sa pagpatay. At may mga naging biktima na ang kanyang pangkukulam. Hindi po ako natatakot sa lolo ni Julia. Kahit po totoong may karunungang itim siya. Wala tayong laban sa kapangyarihan ng kampo ng dilim. Eh, hindi naman po malalaman ng lolo ni Julia na dito siya nagtatago sa atin. Eh, sana nga, anak. Si Julia! Bakit siya sumigaw? Paolo, baka may masamang nangyari kay Julia! Saysayang tampok sa linggong ito. Saysa na namang Gabi ng Lagim. Nagising ako dahil may dumapang itim na ibon sa pasamano ng bintana. Ha? Ang laking ibon? Uwak ang ibon na yan, Paolo. Lumipad siya. Palapit sa akin. Julia! Atagin ka na! Paolo! Diyos ko! Nakaya si Julia! Uwak! Lumayo ka! Layo! Layo! Salamat sa Diyos. Lumayo na ang uwak ng hampasin mo siya. Julia, okay ka ba? Nakalimot ako. Natuka ako sa baso ng uwak, Paolo. Patas! Kaya't! Father, naparito po ako sa kapilya niyo dahil nakakakilabot po ang nangyari sa bahay namin kagabi.
Eh, hanggang sa ngayon po, kinikilabutan pa rin ako. Isang malaking ibong uwak ang pumasok sa inyong bahay, Aling Mila. Opo. Opo, Father. At inatake ka niyo si Julia. Opo. Oh. Hindi na po ako naglihim sa inyo. Kahit mahigpit pong ipinakiusap ni Julia na huwag naming ipaalam ng anak kong si Paolo kahit kanino na nagtatago siya sa aming bahay. Batid ko naman pong problema ni Julia sa kanyang lolo. Nabanggit nga po ni Julia sa amin ng anak ko na nagtago rin siya dito sa kapilya. Natuntun lamang siya ng kanyang lolo. Kaya siya umalis din agad dito. At kaya sila nagkita at nagkakilala ng anak kong si Paolo. Aling Mila, si Julia lamang ang inatake ng uwak? Opo, Father. Eh, bagay na ipinagtaka po namin ang anak ko. Mabuti na lamang po mababaw lang ang mga sugat sa braso niya. Nalikha ng pagtuka at pagkalmot sa kanya ng uwak. Aling Mila. Ah, Father. Eh, hindi po kaya kagagawa ng lolo ni Julia? Kaya siya inatake ng malaking ibong uwak? Tuwing kakagat ang dilim, kinakabahan ako. Kahit sinunod kong bilin ni Aling Mila at Paolo, naisara kong mabuti ang bintana nitong kwarto para hindi na ako mapasok at maatake ng uwak. Tukta ako. Sana wala nang masamang mangyari sa gabing ito. Malaking uwak. Nakapasok niya naman dito sa kwarto. Paano nabuksan ang pintana? Hindi mo ako matatakasan, Julia. Lola Lucas! Paano po kayo nakapasok dito sa kwarto? Walang hindi magagawa ang kagaya kung may kapangyarihan, Julia. Halika! Hindi mo niyo po! Sasama ka sa akin. Hindi pa, Lolo. Ayaw ko. Kapag hindi ka kusa mo sumama sa akin, kahit kadugo kita, parusahan kita, papatayin kita! Kasaysayang tampok sa limbong ito. Sa isa na namang gabi ng lagim. Julia? Paolo? Bakit ka sumigaw? Napanaginipan kong lolo ko. Galit na galit siya sa akin. Nagbabanta siya. Parurusahan daw niya ako. Papatayin. Huwag kang matakot. Nagkaroon na ang itiman lolo ko, Paolo. May kapangyarihan. Malamang matagpuan niya ako dito sa bahay niyo. Imposibleng mangyari yun. Bagi nga mga kapitbahay namin, hindi alam na narito ka. Ang malaking ibong uwak. Malamang niinutusan siya ng lolo ko. Huwag mong takutin ang sarili mo. Eh kung hindi, bakit ako lang ang inatake ng malaking ibon? Ipanatag mo ang lolo mo, Julia. Totoo mang may kapangyarihan ang lolo mo, hindi ko papayagang saktan kanya. Hindi. Ano man ang mangyari. Thank you.
May malaking ibong uwak na umatake sa bahay niyo kagabi? Oo, Chief. Kaya naparito ako sa inyo. Bakit kayo atakihin ng isang ibon? Yun nga ang hindi ko maintindihan. Ngayon lang ako nakarinig na ibon na umatake sa tao. May hinala ako, Chief. Hinalang ano? Hindi ako magkakaila sa inyo. May tinulungan ako. At ang pagtulong ko sa kanyang maaring naging dahilan kaya umatake sa bahay namin ang isang uwak. Sino ang tinulungan mo? Si Julia. Yung apo ni Tata Lucas? Oo. Liyasan daw ng dalagang yun ang lolo niya. Tama po kayo. Dahil naalaman daw ni Julia na mangkukulam ang kanyang lolo. Kaya tinulungan ko siya makapagtago. Inisip mo ba na pwedeng inutusan ng lolo ni Julia ang isang uwak para hanapin siya? Sa tingin niyo, Chief, posible kaya yon? Ewan, di ko alam. Chief, baka pwede magpatrolya ang ilang taon ninyo sa paligid ng bahay namin kung gabi. At kung maaari, imbestigahan niyo ang lolo ni Julia kung totoong isa siyang mangkukulam. Maaari ako magtalaga ng ilang taon ko para magpatrolya sa lugar niyo kung gabi. Pero hindi ko pwedeng pwersahin ang lolo ni Julia na imbestigahan. Chief, wala akong sapat na katibayan na isa nga siyang mangkukulam. Aling Mila. Oh, Julia. Bakit ka humahangos na lumapit sa akin? At bakit parang ligalig ka? Dumating na po ba si Paolo? Eh, hindi pa. Hinihintay ko nga ang anak ko, kaya narito ako sa sala. Aling Mila, sana po dumating na si Paolo. Eh, bakit ka ba lumabas sa kwarto mo? Akala ko ay nagpapahinga ka na. Eh, matutulog na nga po sa anak ko. Pero may narinig po ako naglalakad sa labas. Ha? Pagdungaw ko po sa bintana, nakita ko po may nakatayo sa labas ng gate. Sino ang nakita mo sa labas ng gate namin? Ang lolo ko po. Ang lolo mong mangkukulam? Sayang tampo sa linggong ito, sa isa na namang gabi ng lagim. Pabuti na lang. Pagkagaling ko sa presinto, naisipan kong dumaan sa parokya. Napagpayuhan ako ni Father Arnold ang dapat kong gawin. Susundin ko ang bili niya. Lagi kami magdadasal ni Julia para mawalang takot niya habang nagtatago siya sa amin. At may tumatawag sa cellphone ko. Ipaparada ko muna motor ko sa tabi ng highway. Hello, Ma. Malapit na po ako sa bahay natin. Ay, magmadali kang umuwi, anak. Bakit mo parang balisa kayo? Nasa labas ng bahay natin ang lolo ni Julia. Magkulong po kayo ni Julia sa loob ng bahay, Mama. Oo. Huwag po kayong lalabas. Ano ba na mangyari? Ako po ang bahala sa lolo ni Julia. Lucas? Ma'am. Anong ginagawa niyo dito sa labas ng gate namin? Sa bahay na yan, nagtatago ang apo kong si Julia. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Alam kong nasabi na si iyo ni Julia ang pangalan ko. Kaya alam mo, palabasin mo ang apo ko para maiuwi ko siya. Sinabi ko na sa inyo, wala dito sa amin ang apo ninyo. Kaya umalis na kayo. Tayaw at sa gusto ni Julia. Babalik sa akin. Kapag hindi kayo umalis, kapag gumawa kayo ng masama, hindi ako magingiming patulang kayo. Kahit matanda kayo, baka mapatay ko kayo. Matapang ka. Buo ang loob mo. Pero pagsisisihan mo ang pagtulong at pagtatago kay Julia dahil sa katapangan mo, ikaw
ako mismo ang papatay kay Julia. Lumayas na kayo! Tandaan mo, lalaki. Ikaw mismo ang papatay sa apo ko. Ikaw! Si Tata Lucas sa kabila ng pagbabanta sa kanya ni Paolo. Pakinggan bukas ng gabi ang ika-apat na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Mangkukulam sa isa na namang gabi ng lagim. Mga nagsiganap, Landicho Jr., Chiqui del Carmen Amor, Bobby Cruz, Jenalyn de la Cruz, Phil Cruz, at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog Tembion sa musika ni Bubuy Salonga, supervision technical ni na Eric Lucero at Bong Buyar, isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon ni Lionel Benjamin. Gabi ng